Umano'y suspect sa pagnanakaw ng wallet at cellphone sa isang tindahan sa Batangas City, nahulikam. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Magtatanghali nitong Webes na kuhanan sa CCTV sa tindahan ng ulam ni Ellen sa Barangay Kuta sa Batangas City. Ang lalaking ito na nakapulang pang itaas at itim na helmet. Ilang beses niyang binuksan ang lalagyan ng ulam. Maya-maya pa, pumasok siya sa loob at sinilip ulit ang nasa lamesa. Hanggang umatras siya, hindi na nakuhanan ang ginawa sa bahaging ito. Pero sa pool sa video ng ilang segundo lang, mabilis itong umalis at sumakay sa motor. Saka na lang daw nalaman ni Ellen na nanakawan siya ng balikan ng glass cabinet na ito. Wala na raw ang cellphone at wallet niya. Nakita ko doon wala. Eh yun lang ang pumasok ng oras na yun. Eh sabi ko na agad sa mga kasama ko din, nawawala ang aking cellphone. Sabi kong ganyan, di pagkagayon ho na nakaalis na siya. Kwento niya, nakahanap ng pagkakataon ng lalaki nang utusan umano siya ng suspect na painitin ng ulam. Doon ho sa CCTV namin, parang tinitingnan niya ako doon kung ano reason ko, kaya papasok na, saka siya nagpunta doon. Nang reviewin pa ang ilang kuha ng CCTV sa kanilang lugar, na lamang walang plaka ang motorsiklo. Nakikipag-ugnayan na raw ang kapitan sa mga kalapit pang barangay para matunton ang kinaroroonan ng suspect. Bagamat hinihintay pa ng pulis siyang formal na reklamo ng biktima, susuriin na rin daw nila ang kuha ng CCTV. Lagi ko sinasabi, mag-ingat. Kakahapon na lang, may mga tao dito, nag-anas ako, mag-ingat kayo. Lahat ng bagay na importante ay nakatago. Huwag kong sasa nakapatong sa lamesa, open na open. Almost isang grupo din naman yung mga gumagawang yan. Marami po kasi mga pagkakataon na yung modus po nila na salise, ay halos isang grupo po yan. Umaapela ang biktima na kung may nalalamang impormasyon tungkol sa insidente ay makipag-ugnayan sa kanilang barangay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.